Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong balita sa inquirer.net. Ito po ay tungkol kay suspended congressman Arnulfo Teves Jr. ng Negros Oriental 3rd District. Kasi po dito, meron pong ngak-ngak ang kanyang lawyer at tila nang aasar pa sa DOJ. So, ito po yung headlines. Teves lawyer Max DOJ. Where are the charges? O, tingnan nyo. O, sino po yung Teves lawyer na yan na sinasabi natin ngumak-ngak at nang-aasar pa? Yan ay walang iba kundi si Attorney Ferdiman Topacio. Kilalang-kilala nyo yan, di ba? Si Yes Yes Yo. O. Kasi po, ito po yung dahilan bakit niya po inaasar ang DOJ. Nasaan daw ang mga charges? O. Nasaan ang kaso? The lawyer of suspended Negros Oriental Arnulfo Teves Jr. Ferdinand Topacio mocked the Department of Justice on Thursday for prosecuting Teves via publicity without filing charges against him. So, ibig sabihin, kayong mga DOJ dyan sa pangunguna ni Secretary Boying Remulla, eh magaling lang kayo sa public trial. Diba? Puro kayo pa press con, media-media o media trial. Pero sa totoo, wala namang kayong na-file na kaso. Kumbaga, trial by publicity. Kangaroo court. O, kung totoo mang may kangaroo court, di po ba? Ganun po pang-aasar. Kaya nga tinawag na mak eh. Eh kaso, yung minamak niya, nandun po kasama ng presidente sa kanyang mga official visit. O baka nandun siya sa coronation ni King Charles III. Pero at least bumira. Akala ko tatahimik na to kasi sabi niya aantayin niya na lang yung charges eh siguro naiinip dahil wala pang nilalabas o mainitin pala ito. Dapat hindi ka naging abogado kung mainitin ka o nababagalan ka, 'di ba? Napakabagal umusad ng hustisya ng mga kaso diyan sa Pilipinas. O, 'di ba? Kaya ka nga naging lawyer, dapat hibahabaan mo ang iyong PC. Teves, whose whereabouts remain unknown, has been abroad on a medical leave since February 28 even after being accused of being the mastermind in the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo on March 4. Ito po sabi ni Topacio. It's been 2 months since the crime and no case against him has been filed. No? Ba't nga naman? No? Bakit nga naman Attorney Topacio? 2 buwan na. No? Bakit walang lumalabas na warrant of arrest? Bakit walang naipa-file na kaso? Di po ba? Eh alam ko meron namang pong naipa-file na kaso sa mga illegal possession of firearms pero doon sa pagiging mastermind o sangkot sa pagkakamatay ni Roel Digamo, wala pa. Bakit nga ba? Tanungin natin si SOJ. Bakit nga ba SOJ? Sa aking opinion, pinupulido para walang mahanap na butas si Attorney Topacio. Kasi yan, hahanap at hahanap ng butas yan maski na makipot na butas na tulad nung sa karayom, papasukin niya. Kasi kailangan niyang idepensa ang kanyang kliyente. Abogado yan eh. Diba? Alam niya. Pasukin maski na mahirap na butas katulad ng sa karayom. O yan. O eto, ngumangak-ngak na siya. Parang sabi niya, wala naman pala kayong kaso laban kay representative o kay congressman eh. Magaling lang talaga kayo sa trial by publicity. Parang sinasabi niya, ikaw di DOJ secretary, mahina ka naman pala. Magaling ka lang sa ganito, pero walang pruweba. O, ganun po yung aking opinion. 2 months, eh ilang buwan ba bago si Bantag? Di ba, Attorney Topacio? O, hindi, iba naman yung kay Bantag. Ganun din yon. May namatay. O, tignan mo si Bantag.
Di na ngayon malaman kung nasaan na. O nasaan si Teves. Di ba? Tatago din. If Justice Secretary Crispin Remulla is so confident that they have solid evidence against Teves, why are there no still no charges filed in court? Sabi ni Topacio, this leaves us to believe there are flimsy and that the government is scrambling for evidence. Ayun, kaya naman daw pala. Ayun ang sinasabi ni Topacio. Flimsy daw kayo. Oh, at kayo po ay naghahanap, nag-i-scramble kayo parang sa scramble, sa scrabble, hinahanap nyo yung ebidensya. Wala kayong makitang ebidensya. That is why they even went to the extent of branding him as a terrorist and having him declared so far by the Anti-Terrorism Council. They are weaponizing the anti-terror law. We are very concerned because if they can do that to a congressman, then they can do that to anyone who crosses the government. Thus far, the police have only filed charges of illegal possession of firearms and ammunition against Teves and his two sons. But the prosecutors have not even concluded its preliminary investigation of those charges. The DOJ contends that Teves should return to the country to answer the charges against him, but the congressman claims there are threats against his life and has thus opted to remain abroad. Remulla has said that charges for the murder of Degamo and 8 others will be filed by the National Bureau of Investigation, but the case will remain at that level until Teves is arraigned in court. E di ang maganda, Attorney Topacio, wala naman sabi mong kaso, hindi mapailan ng charges. Eh bakit hindi umuwi si Congressman suspended Arnulfo Teves Jr.? Oh, sabi mo na lang kay Teves, sir, wala naman palang kaso, uuwi ka na. Oh, yung sinasabi niyang nanganganib ang buhay niya, may threat. Eh di ba sinabi na sa kanya paulit-ulit, proprotektahan siya. Oh, walang kaso eh. Kung sangkot siya doon sa pagkamatay ni Roel Degamo eh. Ang inaano lang sa kanya, illegal possession of firearms. Oh, yun, kaya-kaya mo sigurong lusutan yun. Attorney Topacio. Diba? Oh, walang warrant of arrest. Uwi na. Anong kinatatakot? Sabihin, may papatay sa kanya, may threat. Uwe! Kaya nga sabi nila, Attorney Topacio, ikaw ay lawyer din, diba? Maraming mga kasabihan. Patience is a virtue. Oh, yung sabi sa ano, yung those who patiently wait will be rewarded. O, diba? Kaya, mag-antay-antay. Patiently. Eh, ikaw nagmamadali ka eh. Ano bang ganap mo? Diba? Yun lang sa'yo, baka hindi ka naman sobrang busy. Baka, no, you have a lot of time in your hands. Kaya nga nagngangak-ngak ngayon dyan. Dalawang buwan pa lang yan. Remember, si Bantag, ilang buwan. Bago nila basan ng warrant of arrest. Di po ba? O, kailan yon? No? Di ko maalala yung si Bantag. O ngayon, wala na. Di na malaman yung whereabouts. Baka pag nilabasan na ng warrant of arrest ang kliyente mo, sa aka ngayon mag-iiba ng tune. Ba? Baka, sing that tune! Diba, Teves? Wag nang ganyan. Nang aasar ka pa eh. Diba? Oo. Antay ka. No? Pareho naman kayong mga abogado. Alam nyo ang kalakaran. Mabagal ang usad ng mga kaso sa bansa dahil sila ay natambakan na ng mga kaso. Oo. Kaysa dyan ikaw din ay nagpapamidya-midya, mag-antay ka. No? Trabahuin mo yung ibang kaso mo. Hindi yung nagpapa-grandstanding ka din dyan, no? Wait, wait lang. Kaya nga ulitin ko, patient is a virtue. Oh, di ba? Oh, kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.